Hello mga kabards. Meron lang akong gusto i-ano sa inyong tips kung paano magpili ng guard ng clipper. Kung paano ba piliin ng mga guide? Ano ang mas magandang gamitin na guide tulad nito? Guide ng clipper. Sa mga guide, may mas maganda rin gamitin katulad nung sa blade. Yung katulad nung unang vlog ko, yung sa blade naman yun. Ano magandang gamitin yung blade? Ito naman, sa guide naman tayo. Sa mga guide na kung paano ba magagamit ang guide yung mga ginagamit natin sa paglupit. Kasi ang guide may kanya-kanyang style. Dalawang klaseng style ang guide ng clipper. Ito. Merong isa na parang diretso lang siya. Ayan o. Kung mapapansin nyo, diretso. Ayan. Mahirap gamitin yung sobrang diretso. Hindi siya mailalarong maigi. Sa C-motion, mahirap. Parang yung sa tutorial ko dati na blade, ganun din siya pag gamit. Mahirap din yung C-motion. Mabangga siya. Ganun din yun sa mga guard, clipper guard, guide. Tulad nito, number one, ito naman, iba naman, medyo bilog. Kaibahan, tingnan nyo, pagmasdan nyo may ito, medyo bilog siya. Ito is diretsong diretso. Ito may pabilog dito. Ayan. Kaya mas magandang ipang gamit ang ganito kasi may kurba mo, may system motion mo maayos. Yan ang basis sa observation ko na naman dito sa mga guard. Ganun din siya. Ayan ah. At ito, ganito rin sa mga malalaking Ayan. Pag pipili kayo, kailangan medyo, para pang C-motion, mas maganda ipanghagod. Hindi siya babangga. Ayan mga yan o. Paingay. Maganda siya ipang C-motion. Sa malalaking ito rin, ganun din. Obserbahan nyo mga kabards. Diretso lang siya. Kaya pagdating doon, wala na siyang kurba. Hindi na siya may kukurbang pa C. Iba na yung way niya, hindi na siya maganda. Sumobra sa way. Itulad nung bilog, yan na. Pares to number 2. Bilog siya. Tingnan nyo, pagkakaiba niya. Pabilog to, at ito, diretso lang. Pag kasi diretso lang, parang malagkit siyang ipang hagod. Puro ka, ito, pwede to, pang diretso lang talaga. Yun ang kaibahan niya mga kabards, sa dalawang guide na to. Bilog, diretso. Ito, gagamitin kapag straight ang panglupit. Straight lang siya. Kasi pag mahirap, may magaspang siya. Hindi pantaya ang pagkaka-simotion niya. Tulad na ito, pag sinimotion mo, talagang may kurba. Maganda siya. Kaya ito, the best gamitin. Pares lang naman. Ito, pwede rin naman eh. Sa mga 1.5, parehas, ayan. Ito, number 1, straight din. Yun ang kaibahan. Noon, ang wall, gumawa rin sila ng straight. Ayan eh. Ganun din eh. Pag isinimotion mo, mapantay agad siya. Mapantay. Yung tulad nung below, may isimotion talaga. Maybe
40 siya. At tulad ng pantay, sumasabit, sumasa, ano siya, magaspang. Yun ang kaibahan ng dalawang yan. Kaya, pares naman magandang gamitin pag nasanay ka. Alamin nyo lang kung paano gamitin itong ganito. Pag straight ang gupit, pwede siguro to sa mga pang flat top, diretso. Diretso siya. Yan. Para yung hagod, diretso. Ito, alis pares lang siya eh. Kaso, mas the best to pang C-motion. Yan mga kaparts. Mayroon siyang kanya-kanyang, ano, silang dalawa. Yun ang observation ko. Sana nakatulong tong tips ko, tutorial ko sa inyo. Hanggang dito lang mga kabards. At mayroon pala akong sample na ginawa. Obserbahan nyo mga kabards kung ano ba kaibahan ng dalawa. Yun. Mas mabilis yung unang ginamit kong guard, mas mabilis ipanghagod kaysa sa straight. Ayun ang kaibahan nila, medyo matagal yung isa. Ito ang pasi, mas maganda siya pang hagod, mabilis. Ang mas ganyan yung mga birds. Ito ang straight na guard. Pag mas ganyan yung mga birds, kinakalabasan. Medyo may kanto ang kinakalabasan ng straight na guard. Yan, pagmasdan nyo mga kabards. Hindi kasi talaga siya maihagod ng maayos. Kasi dun siya sa straight niya. Parang masayad.